meron kami ngayong client. Alam mo ba, yung client na to ay naging client na rin namin dati. So, ibig sabihin, umulit siya sa amin dahil nagustuhan niya yung trabaho namin. Pangalawang branch na to na pinagawa sa amin ni ma'am. So, ito yung design na gusto niya is black and white and very minimalist lang dito sa salon na to. Nagpa-assist muna ako magpalagay ng mga tape sa gilid para hindi malagpasan ng pintura yung kanilang ceiling at mga gilid na pader. Pero habang nagdaganon sila, inaantok naman ako sa gilid. Siyempre, buntis. Hindi to ang first time na gumawa ako ng ganitong design kasi talagang mabenta tong black and white na florals na to. Kaya, ayun, enjoy lang ako and nakatamang kinig lang ng music habang ako ay nagpe-paint. Alam nyo kasi, kaming mga artist, kahit nagpe-paint na kami at may ginagawa, minsan nabobore pa rin kami. Kaya nakikinig kami sa music para madagdagan pa yung libangan namin. And para may dagdag inspiration na rin habang nagpe-paint ka. Kaya kung mapapansin nyo, karamihan ng mga artist na mga painters ay marunong din kumanta. Kasi kaakibat talaga yan ng art. Natapos na ako dun sa black and white na design. Pero syempre, mamaya ko na yun ipapakita kasi busy pa ako maghalo dito, you know, because yes. May pinapagaya kasi sa akin si ma'am na color. So kailangan ma-achieve ko yung color na nais niya para dito sa pangalawang room na ipapagawa niya. VIP room ata ito. Natapos na ako maghalo ng kulay and tamang swatch lang sa wall kung tama ba tong kulay na ginagaya ko. And kailangan ipacheck ko to kay ma'am bago ko ulit to ayusin kasi baka mamaya may mali pala akong ginagawa. Kaya habang inaantay ko yung response ni ma'am kung okay na sa kanya yung pininturahan namin na color, eh lilinisin ko muna itong mga brushes ko kasi kawawa naman, diba? So kailangan ibabad ko siya sa medyo hot water or parang warm water, ganun, para lumambot yung mga bristles niya. Kasi yung iba medyo konting mahanginan lang, natutuyo, and tumitigas. So kailangan lagi siyang nakababad sa medyo warm na water, ganyan. So far, wala pang response si ma'am doon sa green wall na ginagawa namin. Kaya bumili muna ako ng mga cravings ko kasi naglilihi pa ako ng panahon na ito. Ayan, tamang kain lang. Wala akong pakialam sa inyong lahat. Basta ako kakainin ko yung gusto kong kainin. O, diba? Nauna pa naming matapos yung pangatlong room bago yung green, may green wall. Kasi ang daming pagbabago doon sa green color. May kailangan kasi kaming i-achieve. Ayan. Medyo nagbago na nga siya, naging lighter na yung color niya. Nung una kasi, parang darker siya, so ayaw nila na masyadong dark. Ayun, lalagyan ko na siya ng mga black lines, ayan, and mga black na florals. Mabilis din naman naming natapos ito. Siguro kung hindi kami nag-uuwian, kaya to ng mga isang araw. Pero dahil nag-uuwian kami, inabot kami ng 3 days dito kasi bawal matulog sa Trinoma, kaya namamasahe kami. And ayan, ang ganda ng kinalabasan, very simple at classy yung dating niya, lalo na salon ito, kaya bagay na bagay siya. At syempre, hindi mawawala ang aking aura-aura. Yes, feeling pretty for today's video. Ito yung sa green wall, white wall na may green, ganon. Tapos, ayan, isang bulaklak lang yung pinalagay ni ma'am kasi gusto niya talaga very minimalist lang. Tapos, ito naman yung banda sa labas, medyo malawak to. And ayan, ang ganda rin, ba? Diba? Ito naman, may background na parang beige. Ganyan siya. Ayan ang kanyang appealing design. Ayan ang Piandre Salon. Dalawin nyo na ito. Yes, very, very ganda here. And maganda rin ang kanilang service.